Ayan guys, gagawa tayo ngayon ng isang masarap na binangkal. Masarap na merienda ng pamilya. So ayan, ang sangkap sa aking binangkal ay ang 3 cups of flour, 1 cup of sugar, sesame seeds, 1 tablespoon, no, teaspoon, 1 teaspoon of salt. Tapos, ito pa, 2 teaspoon baking powder, oil, cooking oil, olive oil, any kind of oil, pwede rin margarine na tinunaw. Ayan, 2 teaspoon, tapos water and vanilla. At mayroon din siyang 2 itlog. Ayan guys, pag samasamahin natin, ang ingay nyo. Samasamahin natin ang mga dry ingredients. Salt, baking powder, at salt at baking powder. Tapos, ilagay na rin natin ang ating itlog. Ayan, 2 itlog guys. Isama na natin. Ayan, nilip-nip na natin ito. At itong ating water, i-mix na natin sa asukal. Ay yung ating sugar, lusawin na natin sa water. Kailangan i-dissolve natin siyang maigi. So, ayan. Pasensya na kayo guys kasi medyo maingay. Nagpapagawa kasi kami ng aming lababo dun sa second floor. At nagka-cut siya ng tile si husband. So, kailangan natin i-dissolve yung ating asukal bago natin ihalo dito sa ating mixture. So, ayan. Pwede na siya. Ayan. Ba't parang medyo dirty yung asukal natin? So, ayan guys. Ganyan lang. Halo-halo na siya nun. Halo-halo. Tapos, lagyan na natin ng kaunting vanilla. I-mix natin yung igi. Hindi na natin kailangan dito ang mixer. Kasi, so, ayan. Habang nami-mix siya, guys, ilagay na natin ang ating oil. Ano na, guys, bago ko nag-start. Ano na, nagugas na ako ng kamay kasi alam kong darating tayo sa point na ito. So, dali, isama na natin ito. Kasi sayang. So, ayan guys. Nagugas na ako ng kamay kanina. Hindi ito kasi basta-basta mamimix ng ganun-ganun na lang. So, hindi naman kailangan yung firm ang kanyang mixture. Mas maganda rin yung medyo dry siya ng konti. Basta pwede na siyang ibilog-bilog. Ayan. Pwede na natin siyang bilog-bilogin. Maganda-ganda. Ganda ng pagkakamix natin. Wait na. Tapos imimix natin siya guys. Guys, pwede na natin siyang bilog-bilogin sa saktong laki lang.
Ayan, saktong laki lang, guys. Bilog-bilogin na natin siya. Ayan. Ganun lang yun. Titiklo. Tapos, bilogin ng ganun. Isaw-saw ng konti sa tubig para dumikit ang sesame seeds. Bago natin ipiprito mamaya. So, ganyan lang. Bilog tayo ng bilog. Ayan, bilog ng bilog. Kiro-roll. Ayan, medyo sticky siya. Sticky. So, no need na natin ilagay sa water kasi sticky naman. Ayan, ganyan lang. Hindi na natin siya, guys, papaalsahin. Hindi na kailangan paalsahin. Ganyan ang paggawa ng binangkal na masarap. Ayan. Ayan. Madikit. Madikit, guys. Ilagyan natin ng sesame oil. Ay, sesame oil. Sesame seeds. Ano po yan si Mamshi? Ilagyan natin talaga. Ayan. Ganyan lang ng ganyan hanggang sa ma-roll natin siya ng todo. Ma-roll. Tapos ipiprito natin siya mamaya, guys. So, ayan, guys. Ayan, nakabilog-bilog na tayo. Medyo marami-rami na yan. At ready to fry na. I-deep fry natin siya, guys. Sa mahinang apoy lang. Deep fry natin sa mantika sa mahinang apoy lang. Para hindi mabigla ang pagkaluto. So, ayan. Ganyan lang. Ganyan lang na ganyan. Roll and roll. At ready to fry na siya. Tara na. Prito muna tayo. Ayan, nag-preheat na tayo ng mantika, guys. At ipiprito na natin siya. Dahan-dahan lang ang apoy. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi mabigla sa pagkakaluto. Kailangan mayroon silang distancing. Kasi lalaki siya mamaya. Hindi naman ganun kalaki. Mahina lang ang apoy. At kailangan galaw ng galaw para pantay ang pagkakaluto. Ay, tumutunog siya. Ay! Tumunog, basta yung ko. Ayan, kailangan dahan-dahan lang ang apoy. Para maganda ang kanyang pagkakaluto. Hindi bigla. At hindi ko binibidyohan si Mama. So, ayan, guys. Ang ganda ng pagkakaluto niya. Pantay ang kulay. Dapat talaga mahina lang ang apoy niya para lutong-luto siya hanggang loob. Gustong-gusto ito ng mga bata, guys. Maraming beses na ako gumawa ng ganito pero hindi ko siya talaga na i-upload dahil wala. Hindi ko ma-perfect ang pagkakakuha ng video. Kasi unang-una, hindi ako marunong mag-edit, guys. Ayan. So, bali, ito. Pang ilang try ko na, sana okay na. Ayan, ang ganda niya. Hahanguin natin siya mamaya pagka golden brown na. So,
Ayan guys, malapit na siyang maluto. Nagbibitak-bitak na siya. Oh, ang ganda. Wow. Pantay na pantay ang kanyang kulay. So, medyo pa-brown pa natin ng kaunti bago natin hanguin para medyo crispy. Diba? Maganda. Yan, masarap siya sa tsaa, sa kape, pang merienda. Tamang-tama, merienda time na. Ayan guys, pwede na natin siyang hanguin. Golden brown na. Maganda ng pagkakaluto talaga. So, ayan, golden brown na siya. Pwede na natin siyang hanggabuin. Ay! Yung another batch. Ayan, second batch na ito guys ng ating binangkal. Ayan, naka-isa na tayo kanina ito. Sa nasa pangalawa na tayo. Marami ang nayari, marami ang nagawan doon sa 3 cups of flour. So ayan, mamaya ulit. Antayin natin to hanggang sa maging golden brown ulit at magsalang na naman ang panibagong batch. Oh. Ayan, malapit nang maluto yung ating second batch guys. So, 6, 7, 10, 14 pieces na siya. At marami pa akong nangyayon. Oh. Ayan guys, luto na ang ating masarap na binangkal. Ayan, tignan natin, tikman na yan. Wow. At crispy. Ay, paso. Napaso mi. Crispy. So, ayan. Merienda time.